Alright, what's up sa inyo mga kamukso? Ako na ang humihingi ng paumanhin dahil nauna na ako mag-unboxing bago ko pa videohan. Dahil sino ba naman ang hindi makakatiis pag nakita to? Ano? So, ito na naman po ang pinakabagong unit, model, gitara ng RJ. At ito ang Gigline Broadcaster T-Style Guitar. Kita niyo naman kung gano'ng ka-classic tignan yan, di ba? Sinong hindi makakatiis? Grabe, grabe yung feels niya, promise. Mahilig ako sa Telecaster eh. And for a Telecaster, talagang swak na swak yung feels niya as a Telecaster. Then yung kanyang colorway, talagang yung standard and traditional Telecaster, no? Ashtray Bridge, Blackguard, Butterscotch, Maple, yes! So, diretso na tayo sa specs. Ang kanyang headstock, syempre, signature RJ headstock. Vintage tuning pegs, maple neck and fretboard. Di ko lang alam kung meron silang nilabas na black walnut version nito. Pero pagka Telecaster kasi, maple pa rin ang the best, di ba? Alder body. And legit na alder body to, huwag kayong mag-alala. Ashtray style na bridge, para classic na classic ang datingan. Then, Blackguard. Di ba? Ayan o, bagay na bagay sa yellow talaga yung Blackguard eh. Alnico pickups, neck and bridge. Ay, neck and bridge. Standard Telecaster controls. Wala tayong dapat pag-usapan dyan. Malamang naman lahat kayo nakahawak na ng Telecaster. Then, ang kanyang fret wires ay stainless medium. Alright, medium. So, plus-plus points din yan para sa isang gitara pag naka-medium na. Ako, sanay ako sa jumbo and medium eh. String true na. So, mas maganda ang sustain. RJ logo sa neck plate. Then, yung mga strings na naka-install ay the Adario na. Naka-basic setup na rin sila out of the box. Ayan, no? Wala lang siyang ruler dito eh. Pero kung sakali man na hindi naka-setup yung unit na binili nyo, eh malamang sa malamang pwede nyo silang ipa-basic setup dun sa store mismo. Or pwede nyo din naman silang dalhin sa mga trusted luthier or guitar tech nyo. Pero ang mahalaga dun, eh pwede silang ma-basic setup. Diba? Ang gitarang pwedeng ma-basic setup, ibig sabihin pulido ang pagkaka-press ng fret wires niya at maganda ang neck. Alright, so ito naka-basic setup na to. Out of the box, ito na yung action ko eh. So wala na akong gagalawin dito. Yung nut niya, nakakalibrate na rin ng maayos. Alright. So let's take a close-up look on the guitar. Lacks English, tama ba me? Standard na standard ang kanyang spacing, ang kanyang measurements. As in, para siyang standard Telecaster na pinalitan lang ng headstock. Yung neck pocket niya, hindi ganun kataas. Standard lang din, parang yung kay Joppy lang. Ayun no. So ito yung fender. Standard na standard ang kanyang mga bestuhan ng controls. Then ito yung close-up look ng kanyang neck. Oh my God, may mga bakas na ng kamay ko. Then ito yung kanyang controls. Bridge, saddles, specification sticker na nakadikit sa pickguard. Alright, 21 frets. My God, look at that detail. Black inlays. Pati yung nasa top. Bone nut, nakalimutan ko sabihin. Then yun yung kanyang headstock. Then ang kanyang neck ay medyo makapal. Hindi siya manipis. Talagang standard na tele ang sukat sa kanya. Para sa akin, goods to, no? Ako ayoko nung maninipis na neck. Gusto ko yung vintage feels talaga eh. So yes, for me parang ang weird din sa tele pagka yung manipis yung neck eh. Diba? Yung feels niya for me parang made in Japan or crafted in Japan na tele. Kasi ang classic na tele, ang traditional na tele, makakapal talaga ang neck niya. So yes, hindi nila binago yun. Yung kanyang weight, medyo may kabigatan din. Hindi naman sobrang bigat, pero para sa tele, yes, yung weight ng tele nakuha rin nila. Neck pocket spacing, alright. Sukat na sukat, walang spaces. Then ang kanyang neck, as usual, as always, diretsong diretso. Ngayon, hindi ko alam kung paano ko siya masasoundcheck dahil tayo ay injured. Medyo may katangahan tayo. Paano ba? Hindi ko na lang mag-demo, me? Pero sige, tara, try natin i-soundcheck to. Let's go, let's go. Alright, so nandito na tayo sa ating soundcheck station. I-soundcheck muna natin ang kanyang clean tone. Pansin nyo yung kanyang neck pickup ay bilog na bilog, no? For a Telecaster, pugus din yun kung ayaw nyo ng masyadong aggressive na twanginess ng tele. Ano? Then yung kanyang mid, yes, tele na tele din. And syempre yung signature tone ng tele pagka naka-bridge pickup. Diba? So try pa natin konting clean tone. Thank you.
try naman natin siya sa overdrive tones. Siyempre sa mga signature riffs sa Telecaster. Yes, yung kanyang neck. So yes, ang kanyang neck pickup ay saktong-sakto sa mga dirt signals. Alright, overdrive, distortion, bagay na bagay siya dahil hindi siya ganun katalas. So yes, ito po ulit ang RJ Gigline Broadcaster na available na sa lahat ng RJ Guitar Center branches worldwide, nationwide, lahat. Sa halagang 10,999 pesos, meron ka ng quality at standard na Telecaster. Gusto mo yon? So yes, RJ Gigline Broadcaster, approved.